gumana na siya. Wala pong, hindi po picky yan. Totoo po yan. Sinishare ko sa inyo, wala pong daya yan. Hi, welcome sa channel ko. Ito na naman, isishare ko na naman sa inyo yung isang LED bulb. Yung bumbilya na LED, yung mga bagong uso na ngayon. Hindi na tayo gumagamit ng mga incandescent bulb. Puro na ganito karamihan sa mga bahay natin kasi medyo tipid siya ng konti. Hindi katulad ng incandescent, direct lang, medyo aksaya sa kuryente kasi direct lang siya. Ito naman, kaya naisipan ko i-share sa inyo kasi sinubukan ko siyang buksan, yung sirana, yung ganito. Binuksan ko siya. Kaso nga lang, ang problema, hindi natin maibalik sa normal kasi mababasag talaga yung mga plastic. Depende siguro sa ibang mga design kung pwede siyang matanggal. Pwede. Pwede siguro linisan natin ng maigi yung gilid at saka yung plastic nito. Then, didikitan ng mighty band, yung matitibay na pang dikit dyan. Baka pwede pa siyang temporary na gamit. Habang hindi pa tayo nakabili, pwede pa rin natin siyang gamitin. Lalong-lalo na kung mga CR lang naman na pinapatay din natin, medyo makakatipid konti, mga ilang buwan pa natin siyang magagamit. Pwede siyang ayusin sa palagay ko lang. Depende naman siguro sa design. Pero kapag yung power supply niya na yung nasunog, katulad nito, ayan, yung pinaka power supply niya na, kasi yung out niya ay 94 volt, hindi naman siguro magkaparihas yung mga output ng ito po, 94 volt DC. Ayan, DC siya, kaya ang pang supply niya dito sa mga LED niya. Pero mayroon katulad nito, okay pa siya. Ngayon pag baka sakali yung ibang LED nyo, okay din yung electronic niya, pwede siyang ilipat. Kaya kung ako lang, wag sigurong itapon agad-agad. Pwede siyang ilipat dito. Pag sira yung sa kabila, ililipat natin dito sa isa. Pero yung katulad nito, mayroon akong nakitang isang ideya. Katulad nito, okay pa yung power supply niya, yung electronics niya sa loob. Mayroon siyang isang tawag nito. Mayroon lang siyang isang sira. Then ituturo ko sa inyo kung paano siya hahanapin. Papakita ko sa inyo. Sana makatulong na naman to sa inyo. Then kapag nakunan niyo ng ideya, hindi masasayang LED. Kahit kung ako lang, kahit wala na siyang cover, pwede pa rin siya natin gamitin. Lalong-lalo na kung hindi naman nababasa yung lugar, hindi muna natin siya matatapon bago tayo bumili ng bago. Okay? Panoorin nyo to. Then, sana pag nagustuhan nyo yung video na to, pakisubscribe naman. Salamat pala sa nagsasubscribe sa channel ko. Kahit ganito lang siya kaliit. Pero, okay lang din. Trip ko lang din naman to. Then, para may isishare ko rin sa inyo yung mga nadadaanan kong trabaho. Tulad nito, natuklasan ko na naman, mayroon palang ideya. Kaya hindi masasayang. Sige, wag na nating patagalin. Ikakabit ko siya. Unang-una, siyempre, tatanggalin natin pala. Tanggalin natin to yung plastic. Ang ginawa ko, binasag ko na lang dito. Binasag ko dito kasi hindi matatanggal kasi nakadikit sa ng silicone. Matibay yung silicone dito sa loob. Ayan. Nakadikit talaga siya. Kaya ang ginawa ko, binasag ko yung plastic niya para matanggal yung pinaka reflector ito. Ayan. Pinaka plastic reflector niya. Okay? Then pagkatanggal nun, pwede rin siyang hilahin. Pwede rin to siyang hilahin dito. Pag tinanggal natin yung screw, ito, pwede siyang hilahin kasi nakatusok lang siya sa loob para sa ito, sa nakapin lang siya.
ganun din dito sa isang linya niya. Palagay nating line, hindi neutral, nakapin lang siya, nakatusok lang siya sa loob. Kaya pwede natin siyang tanggalin, hilahin. Katulad dito, mayroon lang siyang, ayan, dyan lang siya nakatusok. Ayan. Pati yung isa dito, yung neutral, yan. Dito sa ito. Okay? Pwede siyang hilahin lang. Ito na, ipapakita ko na sa inyo. Panoorin nyo. Sana makatulong to sa inyo. Kung paano natin siya, siyempre, ikabit natin siya dito sa receptacle. Yan. O socket. Then, hindi natin siya malalaman kung saan yung sira. Nakasaksak na siya. Ngayon, yung ginawa ko, tinutuso ko siya. Tutusokin ko isa-isa. Ayan. Kasi minsan, mayroong naglulus lang yung pinaka nahinangan nito. Wala siya, hindi siya makita. Ngayon, ang ginawa ko na naman, kumuha ko ng, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ay, sorry. Ayan. Okay. Panoorin yung maigi kung ginawa ko. Nagputol ako ng ganito. Wire. Medyo malaki na nga yung wire na to. Ganito. Then, ang ginawa ko, i-jumper ko siya isa-isa. Ganyan. Ayan. Ayun, parang nagkikislap na siya. Ayan. Ayan. Ayan, hindi siya nasentro yung... Ayan, ito siya. Makikita ninyo. Diniinan ko. Ibig sabihin, yung isa, yung naglulos. Pero pag diniinan ko sa iba, ayan, mahina. Mahina yung blink niya. Ngunit dito sa isa, malakas. Dito. Ayan. Ayun. Nakita ninyo, ayan. Ayan, kung... Yan yung ginawa ko. Jinampiran ko, jajampiran ko yan. 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 Diba? Humilaw siya. Ibig sabihin, dito yung isang LED yung nag-glows. To. Ngayon, ang gagawin natin, hindi siya mahihinang dito. Ang gagawin natin dito, hidadirect na lang natin. Yan. Ayan. Dadirect natin yung bali i-jumper natin o pwede ring idikit natin siya. Ayan. Ayan. Jajumpiran natin yung isa na yan, yung isang diode na yan, LED na yan, gagana na yung bumbilya natin. Pwede na natin siyang magamit. Sige, ikakat ko muna, din jajumpiran ko siya dito, din ipapakita ko sa inyo kung gagana na ba siya o hindi. Okay? Yun lang siya yung isa yung problema. Yan. Kung mapapansin ninyo, pag diniinan ko, umiilaw. Kaya yung mga LED yung nasira na dyan, huwag nyo munang itapon. Lalo na kung mga ilang buwan pa lang ang gamit, huwag nyo muna basta-bastang itapon. Baka sakaling pwede pa natin siyang maremedyuhan, magagamit pa natin sa mga ibang area ng mga bahay natin. Diba? Sayang din naman. Kaya sana panoorin nyo to para makunan nyo ng ideya. Lalong-lalo na sa mga beginner dyan, layong sinasabi, kahit maliit lang to yung mga vlog ko, pero panoorin nyo, siguradong makukunan nyo ng ideya. Sige, hinang ko muna, din ipapakita ko sa inyo kung gumana na ba siya o hindi.
Ayan na, natapos ko ng jumperan. Jinumperan ko lang siya ng maliit na wire. Ayan, makikita nyo maliit siya na wire. Then, nilinisan ko lang yung kabilaan ng LED. Ayan, nilinisan ko siya para pwede siyang ihinang. Then, mayroon din pala isang idea rin. Okay? Lalong-lalo na to yung isang pinakita ko sa inyo. Sira yung power supply niya. Yung pinaka... tawag ito, yung pinaka inverter niya. DC siya din. Ah, AC, sorry. Then, yung output niya magiging 94 volt DC. Ayan. DC siya kasi LED na yung gagamitin natin. Ayan. Ito pala pwede siyang ilipat dito. Hindi ko naisipan agad. Then, pasensya na kayo. Pero ideya na rin to na dagdag sa inyo. Halimbawa nasira yung ganito, din yung isa gumagana pa. Bali ito na lang yung tanggalin natin yung LED. Din ipasok natin doon. Tatanggalin na lang natin yung hinang dito. Pwede siyang tatanggalin. Okay? Din ipapalit ang okay pa. Then, kung ganito naman yung ma-encounter ninyo, yung ito, yung sira, yung LED, tulad ng pinakita ko na kanina, pagdiin natin gumana or i-jumper natin isa-isa, malalaman natin kung saan yung sira. Pwede rin ganito yung gawin natin. Okay? Kung halimbawa wala tayong spare na ganito, sana makuna nyo ng ideya to, lalo-lalo na sa mga bagong nagsusubok dyan. Ako rin, naghahanap ako ng ideya para baka sakaling maraming ganito yung ma-encounter ko. Siyempre, sayang din, hindi ko maitapon agad. Sinubukan ko siya ngayon, kaya naisipan kong i-share din sa inyo. Naisipan kong i-share sa video na to kung talagang maayos ba siya. Ngayon, naniniwala na akong pwede siyang ayusin pa. Huwag agad-agad nating itapon kasi mahal ang LED. Medyo mahal siya. Magagamit pa natin siya, lalong-lalo na kung doon lang sa mga hindi gaanong nababasa. Kahit wala siyang takip, pero pwede rin nating ibalik yung takip niya din. Ididikit lang natin ulit ng matibay na pandikit, yung mga mighty band, ganun, kung anong mga nagustuhan nyo. I-flat lang natin, linisan siya ng maayos, katulad nito kasi, silicone yung dinikit niya dati. Nga lang, hindi talaga siya matanggal, sobrang tigas, kaya binasag ko yung plastic sa gilid. Bali, pa-flat na lang natin to, din para pwede natin siyang madikit ganun. Ulit, diba, buo na siya. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung talagang gumana siya. Yan sa dinampiran ko, nasira na yung isang LED. Wala pong daya yan. Kahit subukan nyo po kung kayo mismong gagawa. Diba, may sira kayong LED, baka sakaling ganito rin na gumagana pa rin yung pinaka power supply niya. Gagana pa rin siya kung ganyan ang gagawin nyo. Okay? Sana makabigay ito sa inyo ng ideya. Ayan, isusubo ko na. Ayan, kikita ninyo. Pasensya na kasi LED siya, apektado yung cellphone natin. Ayan, gumana na siya. Wala pong, hindi po picky yan. Totoo po yan. Sinishare ko sa inyo, wala pong daya yan. Hindi ko po pinalitan ng bago yan. Alangan ba naman magbasag lang ako na ganun, ibibidyo ko lang. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Para maniwala kayo, halimbawa na-encounter nyo, subukan nyo rin po. Basta't hindi lang sira yung ganito niya. Subukan nyo rin yung ginawa ko. I-jumper nyo isa-isa o idiin nyo muna ng kamay din, hindi naman siya DC naman siya. Malalaman nyo pag nadiin, halimbawa minsan naglulos lang dito yung mga yung pinakakunik hinang niya, gagana siya, matsatsambahan natin. Okay, ganun lang siya pag nag-testing. Huwag muna nating itapon, sayang. Okay, sana nagustuhan nyo yung video ko. Sana sa mga susunod pang video, abangan nyo ulit. Kung mayroon na naman akong kuhanan ng ideya na isi-share sa inyo, sana din paki-subscribe dyan kung nagustuhan nyo yung video na to. Then, salamat pala sa mga nagsasubscribe. Patuloy pa rin akong maghahanap ng paraan na makagawa ako ng video na may isi-share ko sa inyo. Okay? Pasensya na lang din kayo kung hindi perfecto, kunan nyo na lang po ng ideya. Kahit kunti, mayroon talaga kayong makukuha dyan. Kahit hindi perfecto, di ba po? Sige! Salamat po sa panonood. Sa sunod kong video, abangan nyo po. Bye-bye.